Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po sa ating mga solid ka-entrep and welcome to another episode of Kabuhayang Pinoy. Binabati po namin kayo ng belated Happy Father's Day po. I am your co-host, Lia Chua, at syempre to our very own Mr. Kabuhayan Undersecretary Gani Macatoman, Happy Father's Day po, Yusek. Salamat, Lia. At of course, Happy Father's Day belated sa mga ibang fathers, at magandang araw po sa inyong lahat. At panahon pa rin po ng pandemya, subalit nalagpasan natin ito ng mahigit 2 taon. At siguradong mas handa na tayong humarap, lumaban, at sa hamon ng buhay. Ako po si Undersecretary Gani Macatoman na makakasama ninyo sa patuloy na pagtuklas ng iba't ibang paraan upang mapalaganap ang ating negosyo, o masenso ang ating buhay at ipagmalaki ang kulturang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ayan nga po mga ka-entrep, kakatapos lamang ng Father's Day celebration. Alam po natin na ang ama ang haligi ng tahanan. Marahil at literal din naman sila ang nangunguna sa pagde-decide sa mga itatayo nating bahay dahil sinasadyang napakatalino at napakadiskarte ng mga tatay. At para turuan tayo sa mga tips and tricks ng mga bahay na gusto nating makamit balang araw, we have here in our studio to represent naman ang ilaw ng tahanan or girl power. Please welcome CEO and President of Everra Real Estate Corporation, Ms. Vinia Lapuz. Welcome, Ms. Vinia, dito sa Kabuhayang Pinoy. Thank you for having me, Yusek, and thank you, Ms. Lia. Kumusta naman, at baka pwede nyo kaming bigyan ng konting background about kay Vinia Lapuz at inyong kumpanya, lalong-lalo na ngayon na maraming mga kababayan tayo sa Kabuhayang Pinoy na gusto magkabahay. Yes, Yusek, Happy Father's Day pala. Salamat. Belated. Mm-hmm. And I started my career in real estate way back in 2001 pa. So siguro mga bata pa si Lian or baka wala pa siya. So I started as a real estate agent sa isang developer, and then progressively I took the DTI board exam. Yes, and yes, nakapasa naman. And then from DTI, from grandfather, by grandfather's clause, naging licensed ako automatically sa PRC. So I've been practicing for more than 15 years, o halos magta 20 years na siguro. So hindi ko na binilang. So from there, I always strive to learn about real estate para matulungan natin ang ating mga kababayan na gustong magkaroon ng sariling bahay, at para hindi naman sila mahirapan kung paano magkaroon ng sarili nilang investment o tirahan nila. Sa tingin nyo ba, Ms. Vinia, itong real estate sector natin ay naapektuhan ba, na lalong-lalo na itong nagkaroon tayo ng pandemya? Ah, yes. Especially yung mga expats natin, naapektuhan ang mga rental properties dahil umuwi ang mga expats, hindi sila nakakapasok. So yung mga high-end properties na nagre-rent, for example, mga 200,000 per month, mga 300,000 per month, since hindi sila nakakapasok sa bansa natin, nagkaroon ng malaking vacancy. At dahil din, for example, yung mga nasa barko, they were affected, hindi sila makasampa, maraming nawala ng trabaho, hindi nila na ituloy ang kanilang mga hinuhulugan ng mga pre-selling properties, at saka yung mga binabayaran nila, maraming na foreclose. Marami ang naapektuhan. So, ang real estate sector ay naapektuhan din ng pandemya. But since tapos na halos ang pandemya, ngayon pa lang nakaka-recover ang sector ng real estate. Sa tingin nyo ba,
Ito si Lia ay gusto rin magkaroon ng bahay. Sa tingin niyo ba ngayon ay nakabangon na tayo, lalo-lalo na ngayon. Ang ating ekonomiya ay talagang gumaganda na. Yes, ngayon na gumaganda na ang ating economy, yung mga professionals, young professionals like Ms. Lia, pwede ka na maka-afford kasi nagkakaroon sila ng mga schemes, ng mga payment schemes na very flexible in time for the pandemic. For example, ang isang reservation ng isang condominium na dati ay 25,000, ngayon may promo sila, 15,000 na lang. So with that, as low as 12,000 a month, magkakaroon ka na ng isang condominium unit na pwede mong bayaran for several years without down payment. So straight yon. So very flexible terms. Si Ms. Lia, kayang-kaya niya na makabili ng mga dalawa o mga tatlo, limang properties. Oo, tama-tama, Lia. Kasi gusto natin malaman kay Ms. Vinia, expert kasi siya sa real estate, mm-hmm. no? So, sa tingin nyo ba, sa experience nyo, dahil matagal na kayo sa real estate industry, ano ba ang mga dream house na mga kababayan natin, lalong-lalo na itong mga taga-subaybay natin sa Kabuhayang Pinoy, ano ba yung mga design na mapinta sa ating mga kababayan? Sa ngayon, gusto ng mga yuppies, mga young Filipinos na mga entrepreneur na rin sila. Gusto nila, bumili sila ng bahay na hindi lamang nila titirhan, kundi magiging future investment na rin nila. Kasi nagiging aware na ang mga Filipinos about investing. For example, they will buy a pre-selling property ngayon na in the future, in 1 year later, pwede na nilang paupahan. So they have passive income na kahit natutulog sila, tuloy-tuloy ang renta. So kahit nagtatrabaho sila, pag meron silang investment, meron silang extra income. Lalo na ngayon na uso ang Airbnb, tapos maraming real estate brokers na willing naman na i-lease out ang kanilang properties. So yung mga ganyang mga scheme na, at mga iniisip ng mga young Filipinos, maganda rin para sa ating industry. Ms. Vinia, gaano po ba ka-importante ang pagkakaroon ng isang bahay or tahanan? Sa mga Filipinos, that's prime importance kasi lalo na pag nag-asawa na, nagsarili na, gusto nila may sarili silang bahay. In-encourage din kasi ng mga sa mga social media natin na encourage sila na bumukod. So hindi na uso ngayon yung nakikitira sa in-laws, 'di ba? Gusto nila meron silang independence, meron silang sariling bahay at privacy ang mga mag-asawa, isang pamilya. So, importante din sa ating mga Pilipino, meron tayong sariling tahanan para isa lang ang queen, 'di ba, sa isang bahay. Hindi pwedeng yung in-laws mo at saka yung wife magkasama sa isang bahay dahil parating hindi clash. Inevitable na magkaroon sila ng clash. Pag tama minsan, di ba? Pero ngayon, alam mo, sa mall lang, no, pupunta ka, ang daming mga nag-aalok, Lea, di ba? So, paano naman natin mapapayuhan ng ating mga kababayan na talagang yung mga broker na lumalapit sa kanila or katransact nila ay legit para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, Ms. Benia? So, ang advice na may bibigay natin sa kanila is to make sure na yung kinakausap ninyo is isang licensed broker talaga or kung hindi siya licensed broker, accredited salesperson by PRC. Mati-check naman yan sa website kung ang katransact ninyo ay duly licensed or accredited salesperson para maiwasan natin ang pag-scam ng iba. Kasi kailangan i-promote natin yung pag-deal lamang sa licensed broker. Otherwise, yung kasing pag hindi lisensyado, hindi nila napag-aralan ang proper transfer ng properties, baka tayo ma-scam, or sigurado ba tayo na meron silang code of ethics, dahil pinag-aaralan yan. They have to undergo trainings on code of ethics, on how to treat their clients properly, para makaiwas din sila na makagawa ng mga bagay na hindi dapat. So, may check naman ng mga investors natin, ang licenses ng mga brokers at ng mga salespersons through prc.gov.ph. So, mag-check nila. Okay. So, kanina, gaya ng sinabi namin kanina, ito po si co-host natin, si Lia, ay para magkaroon ng sarili niyang bahay o property. Ano po ba ang maipapayo nyo sa kanya at
sa iba nating mga televiewers upang masimulan ito ng maayos? Yung advice na may bibigay ko sa inyo, especially kayong mga young ones na kumikita naman, bawasan natin yung mga pag masyadong araw-araw na naka-Starbucks, di ba? Tapos, sayang din yun kasi that's, gagastos ka sa Starbucks, mga 500 pesos, minimum na siguro yun. Tapos, mga restaurants, kain sa labas. So, learn how to save. And mas maganda kung meron kang 15,000, for example, mag-invest ka sa isang pre-selling condominium. You can call me dahil meron akong alam na magaganon. 15,000 lang mga... I-announce mo na yung number mo para matawagan ka ng mga televiewers natin. Okay. Diba? Contact number mo. You can call me at 0915-697-8008 para mabigyan kayo ng payo regarding investing in real estate. Again, 0915-697-8008. So, yung matitipid mo doon, pag alam mong may babayaran ka, syempre magtitipid ka. Afford naman yan ang mga, ano natin, mga young professionals natin. So, hindi mo alam na in a span of 2 years, tapos ka na pala sa down payment. And after that, you go bank financing. Yung mga nasa developer naman and your real estate broker will gladly help you in bank financing. So, that's the best advice I can give you. And your money will earn eventually for you if you lease out your property. Dahil ang mga ganyan properties, mabilis maparentahan, especially if you invest in the right location. For example, sa Makati, meron dyan na 15,000 lang ang reservation, 22,000 a month. And then next year, pwede mo nang paupahan kasi ano na sila. Malapit na silang i-turn over. Malapit na silang i-turn over. And then by that time, kumikita ka na ng passive income mo. Self-liquidating na yung ano mo. So, dyan nag-uumpisa ang pagyaman ng isang tao. Ano ba advice mo, Ms. Vinia? Condominium ba or yung bahay talaga? So, it depends upon your intention. Gusto mo ng investment, condominium. Kasi sa condominium, maraming expats ang dumarating, maraming mga gustong umupa malapit sa trabaho nila. You can rent it out. Airbnb, magandang scheme yan. And rental naman, minimum of 1 year. So, kung yun ang gusto mo, condominium ang kunin mo. Kung family naman ang gusto mo, tirahan ninyo, you go for house and lot para meron kayong garden, meron kayong... ayun, yung mga, madali rin yung i-resale yun sa mga families at mas malaki ang income doon dahil houses and lots, medyo prime commodity yan. Salamat po, Ms. Vinia. Baka po meron po kayong nais batiin or pasalamatan sa end in yung final message po para sa ating mga televiewers. Wag naman final message. Ay, mga fans mo. Yeah, thank you. I'd like to greet my family. Syempre, yung anak ko nasa real estate din. So, kung gusto ninyong mag-invest, just call me on my number 0915-697-8008. Or, nagpapasalamat din ako sa friend ko, si Attorney Moby Arquiza, kasi siya yung nag-recommend sa akin kay Yusek, and thank you so much, Yusek Macatoman and Ms. Leah, for inviting me over para maging part din ako ng inyong prestigious na show. Thank you so much, Vinia. And ayan po mga ka-entrep, another day na naman na marami tayong natutunan. Huwag kayong mag-alala dahil magpapa-house reveal daw soon si Yusek. Biro lamang po. And thank you so much po, Ms. Vinia, for your time and effort here today. Diyan lamang po kayo mga ka-entrep dahil magbabalik pa ang Kabuhayang Pinoy. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back to Kabuhayang Pinoy. Ako pa rin ang inyong ka-entrep, Leah Chua.
From house topic sa first segment, ngayon naman po ay pupunta tayo sa topic kung kamusta na nga ba ang ating mga hoteliers at hotel businesses. To share with us on how tourism recovered from the pandemic, with 20 years of experience in the industry, resident manager of Berjaya Makati Hotel, please welcome Ms. Gladiolyn E. Biala. Welcome, Ms. Gladys, sa Kabuhayan Pinoy. Magandang umaga, Liay and Yusek Gani. It's a pleasure and very much appreciated to be here sa Kabuhayang Pinoy. And excited po kaming pag-usapan ang turismo and ang halal tourism particularly. And of course, yung mga kabuhayan din nating matutulong sa mga empleyado, not just OFW but local Filipinos. Alam nyo, Ms. Gladys, mahigit 2 taon ng pandemic, ano? At isa sa talagang tinama na sektor ay itong tourism. Industry. Kumusta po? Ang Berjaya, sikat na sikat yan, Lia, sa Malaysia. Talagang suki ako ng Berjaya. So, kumusta naman po ang tourism industry natin, Ms. Gladys? Speaking for the hotel side po, from mostly regular hotels sa city, we survive being quarantine hotels. From regular to quarantine hotels, we housed like 99% OFW. And we're proud to be of service towards our fellow Filipinos. And since may mga closure in between, not just for us, but even with other hotels, I think that was the time that we learned so much in terms of our safety protocols, surviving on the twist of market in terms of the food industry. From dine-in, we became delivery service. We have party trays, so may mga twist na iba talaga yung demand. As for categories of rooms, from luxurious, nawala yung luxury, it's all essentials. tama. It's all essentials and the basic safety needs that we have to provide for all our guests. So that's a very much needed and realized, not just from our side, but of course for the travelers and the industries. With the established protocols from the government agencies, I should say we did it well in terms of attending to our needs and surviving towards the past 2 years or even more. Alam mo, Liam, ito talaga na subaybayan namin, ano? Lalo na ang dati sa Department of Trade and Industry, na talagang unang naghinalo itong service sector industry, lalo-lalo na dito sa mga hotel. Kasi nga, talagang sila yung napakalaking naapektuhan. So ano yung naging lakas ninyo upang talagang makasurvive dito sa pandemya, Ms. Gladys? Yung one word na gamit during pandemic is really positive. So, positive. The positive thinking. Positive. Positive thinking, it's a must. Of course, we have to focus on our presence of mind following, again, what is needed at a certain situation. And the faith that we have to stick on along the way, it's very important regardless of our religion and beliefs, no? The open communication towards our staff, yung transparency po namin. Now, kasi yung technology, we have the group chat, so wherever we are, safe distancing, whether work from home or not, even with all our stakeholders, we communicate closely. And that made us as one in terms of delivery of service required by the, you know, again, our quarantine guests. And now, as we recover, ganun pa rin, we have to stick on the protocols, open communication, and believe that there's another day-to-day recovery. Alam mo, napaka-importante, Ms. Lea, no? Ms. Gladys, na nakikita natin na
unti-unti at nakakabangon ng ating ekonomiya. At ito, alam nyo naman, Ms. Gladys, napakalapit sa puso ko yung halal industry, no? At nakita natin yan nung nag-host tayo ng SEA Games 2 years ago. Yung mga bisita natin from Malaysia, from Brunei, from Indonesia, ay talagang naghahanap sila. Kung hindi man halal compliant hotel or establishment, at least man lang ay Muslim-friendly establishment. Ang tingin nyo po ba itong Berjaya at ibang hotel ay talagang naiintindihan nila itong concern ng mga regular Muslim tourists numbering to 600 million all over the world? Anong masasabi nyo dyan, Ms. Gladys? Yes, Yusek Kani, no, very important din yung understanding of their needs. Kasi it's a big portion of our travelers, not just for the local, but the ASEAN, the Middle East. I must say, not just yung mga sports event, yan, katulad niya, meron tayo next month, the sports football, women's football in South. So that's one target for our Muslim enterprises, because that's a ASEAN congregation. Coming year, there will also be like ASEAN swimming competition. So these big events, not just for ASEAN, but of course the Muslim travelers, we have to be prepared as Filipinos serving to this big market. And doing so, I think it's not so difficult naman to abide and be certified by the by being a halal certified hotel. We just renewed it for like another 3 years. So I must say we can work hand in hand with government and other hotels in serving our Filipino Muslims and visitors. Correct. At napaka-importante kasi, Ms. Leah, Ms. Gladys, itong pinag-usapan natin, lalong-lalo na sa halal tourism, kasi gusto natin mainganyo. Kasi ako po ay napapansin ko yan kahit sa mga non-Muslim country. And classic example of that is pagkapupunta ka sa Japan or Singapore. Hindi siya Muslim country, pero ang daming pumupunta doon ng mga Middle Easterner from Dubai, from Saudi, from Qatar, from Oman, or even from Malaysia, kasi madali makahanap doon ng mga Muslim, mga halal compliant or Muslim friendly establishment, hotel yan or restaurant. Kaya gusto rin natin yan maging katulad sa Pilipinas, because dito sa halal tourism din ay this can open up a floodgates of business opportunities sa mga kababayan natin, lalo na sa hotel industry. Tama yes, ba ako, sir. Ms. Gladys? Very well said, sir. Mm-hmm. True. Ngayon naman po na nakakabango na ang turismo at ang mga hotel, saan po kayo pinaka-excited at ano po yung pinaka-na-miss ninyo? Well, in hotels, we are very much service-oriented and people-oriented. So, ang na-miss talaga namin yung groups. Eh, bawal ang grouping sa pandemic, right? So, what we miss are the meetings, the seminars, the close interaction to our guests, which I think now is slowly we are getting connected with so much carefulness and thoughts in terms of handling our special situation. Yeah? But towards the incoming of inbound in the domestic tourism, it will be good to highlight that our hospitality, the Filipino hospitality, is still the essence of our culture. Ma'am, matanong ko lang po, sa ganitong pagkakataon na may pandemya, bumabagsak po talaga yung mga hotels, hindi po ba sumagi sa inyong isipan na lumipat sa ibang field or scope ng Kabuhayan? Well, hindi naman. I must say, we just have to adjust and be flexible in terms of the market demand. Kung ano yung client natin, nandiyan lang. Pero we have to twist a bit in terms of, yun nga, from regular to quarantine. So even the rating, the pricing of the hotels na iba. No more category of luxurious hotel nga. It's all quarantine for the city hotels. Correct.
I should say, good to support also the government on that and the arriving, the coming back of the Filipinos. But at least we realize that we are also in service of those who are needing. Mm-hmm. Diba? So it's a purposeful for that period. But towards the recovery, it's good to say also that there are so many outbound travelers naman staying in the hotel for attending towards their work again. So it's another winning situation. May mensahe ba tayo, Miss Gladys, sa mga taga-subaybay dito sa Kabuhayang Pinoy? Or pwede mo na rin silang imbitahin, tangkilikin ang turismo, of course, yung nandyan ang Berjaya Hotel. Yes, thank you, Yusek Gani. No? It is a good opportunity for us to present Berjaya Makati Hotel as the only 100% halal certified hotel. Correct. And we encourage all of you to visit us at Makati. And as you would like to try our services, we do deliver, we cater also, outside catering. And of course, the room accommodation, I must say, we always welcome you with a Filipino heart of service. Yung telephone number ng Kwan. Just visit us at our website and Facebook page. And we'll be glad to service you all. Maraming salamat sa'yo, Miss Gladys. Thank you very much. Thank you so much, indeed, Yusek Gani and Leah. Okay. Thank you so much po, Miss Gladys, for guesting with us. Masaya po kami na muli kayong nakabangon sa ating ekonomiya. Mabuhay po kayo. Kung may na-miss po kayong episodes ng Kabuhayang Pinoy, maaari nyo po itong mapanood through our Facebook page. Just visit Abdulgani Macatoman, Kabuhayang Pinoy on Facebook and YouTube at Abdulgani Macatoman. Please like, share, and subscribe. Ako po si Lia Chua, ang inyong ka-entrep, dito lang sa Kabuhayang Pinoy. Alam ko ang GNN News team ay laging nakasuporta sa mga programa. Kasama na dyan ang pagbabalita ng mga napapanahon na kaganapan at ng mga entrepreneurs ay atin namang ipinakikilala dito sa Kabuhayang Pinoy. Asahan ninyo po na patuloy ninyo kaming makakasama anumang alert level ang ipapatupad. Makakarating ang ating mitihiin sa Kabuhayang Pinoy na mapaunlad ang buhay ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtulong sa inyong pagninegosyo sa iba't ibang pamamaraan. We at Kabuhayang Pinoy are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Undersecretary Gani Macatoman at ito po ang Kabuhayang Pinoy.